Ayun o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kabrokoto? So update natin sa mga kak natin. Ito sila. Ayun o. So napaka healthy, napaka lulusog ng mga ibon natin. Ito si bakla, yung gay nating ibon. Ayun o. May kapares na blue bar na kak din. Tapos nagahakot. Ayun o, gaganda ng mga ibon natin o. Ayun o. Yan sila oh. So kakatapos lang ng bagyo. And then eto na sila ulit. Ito maganda tong isang to. Yan oh. So eto, ito yung black tiger natin na tawag dito na tipler, kala ko hen, pero mukhang kak talaga. So baka pakakawalan ko na lang muna to. Tingnan natin kung mapapaamo natin. So napakagandang ibon niya kasi ano rin yan, strong tail. Ayun o. Nilagay ko sa mga kak para ano eh, mamaris eh, para malaman natin kung hen or kak. Pero di siya na mamaris, nakikipagrambulin lang siya. Paparas dapat natin siya sa isang ano natin, tipler ito, nakatalikod. Ayun o. Mahiyain. So ngayon is nag-start ng lumamig. Kaya yung mga ibon natin is yung iba nagtatayuan na yung ano, yung mga balahibo para siguro ano, nagre-ready na sila sa pagdating ng taglamig dito sa amin. Ayun oh. Tapos yung show video natin, ayun oh. Yung blue bar. Alright. So yung mga hen naman ang check natin. Tara, let's go. So ayun oh. Ito naman yung mga hen natin. Nahiya sila lumapit sa atin eh. Medyo mga ano to eh, ah. Mga takot. So ayun oh. Napakagandang mga hen. Ito opal natin, ayun oh. Saan na? Ayun oh. So ito, napakaswerte nang nakakuha na ito. Magkapatid dyan, ayun o. Yun o. Ito, 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 yan. Ito sila o. So yung iba rito may mga edad na. Tulad na itong isang to. Wala, pumipikit-pikit. Mukhang nabugbog ha. Kasi kanina nakipagbugbogan yan eh. Yung baga yung mata o. Sige pa, makipagtukaan ka pa. Check natin mamaya yung mata. Mukhang nabugbog. Kasi yung sa mga nabreed natin, bali Texas yung ano nyan eh, yung singsing nya. Ayun o. Wala, di ko mabalik ang zoom. Yun. So mas matikas pa rin talaga yung mga kak. Ayun yung sinasabi ko sa inyong dalawang bakla o. Nagpaparasan. So bali ang kaparas niya si Atos. Ayun o. Dalawang bakla. Dalawang ano yan, malakas mandarag. Nagparisan. Dahil sa mga hen natin, meron din tayo dyan mga tibo. Nagparis na rin. Ito nga, itong checkered na to, tapos itong puti na to. Yan, nagparis yan. Tapos itong ano, ito yung may pagka blue bar yata sa likod. Tapos yung blue bar. Naka-itos din. So, parang nababakla yung mga bata ni Itos eh. But itong darating na 2021 is maisasalang din natin yung mga Itos line. So, masasample natin sila for ano, 2021 Warriors. So ayun, yan lang ang update natin sa mga ibon natin. So pinapa-healthy natin and then first week ng October, mag-start na tayo magano, mag-cleansing. Ayun, nagkukutuan yung dalawang pares oh. Si Gangbang, pwede rin pala ito sa chicks, pwede sa boy. So yun nga, ang gagawin natin, cleansing tayo.
first week ng October, mag-aano tayo, magpupurga. Tapos sa tulad ng ginawa natin sa mga young bird natin. So unahin natin yung mga hen natin, kasi yung mga hen natin is yung iba dito is parang ano, kailangan talaga ng aruga. Hindi katulad sa mga cock natin is napakatibay. Ayun o. Mga na, ano, tag dito yung mga cock natin is malulusog talaga. Sa mga hen natin, yung iba rito is parang ano, medyo nangihina. Ewan ko kung bakit. Siguro, sa mga yung mga bagong dating lang naman yun eh. Mga galing ano, Alabama. Tulad nito, galing Alabama yan eh. Yun, napakaganda ng mga young bird, yung dalawang young bird natin, oh. Ayun, oh. I think yan yung hen. Ayun yung cock, nandun. Alright. Alalala. Yun, napakatikas na ito. Isasarang natin yan. Yan nga pala yung ano, yung magulang ni Oyabak. No. Magulang ni Paa. Sayang si Paa, din na natin siya na ilaban. So ayun mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburokoto, bali siguro yan lang muna i-update natin sa mga stockbird natin. In-update ko lang kayo. Okay pa naman yung mga stockbird natin, napakagandang ano, kondisyon. So yung mga hindi natin mapipili rito is i-breed pa rin natin for the Yaya. Hindi natin i-breed for the Warriors. So pagpaparisin pa rin natin sila para maging Yaya. Ito nga pala yung ano natin, no? Young bird ng ano natin, ng dalawang pansi. So ayun yung nanay, oh. Yun, oh. Tapos yung tatay nandito. So ayun mga kalapatid, update. Pakita ko rin sa inyo ng saglit yung mga ano natin, yung mga young bird. And then, paalam na tayo, let's go. So ito yung mga young bird natin. Ayun, oh. Ay, meron pa pala rito. Doon kayo, doon kayo. Para makita kayo sa camera, huwag kayo mahiya. Ito yung bata natin dito, oh. Ito si Bunso. Napakagandang puti. Ayun, oh. And ito nga pala si, ano, si Puyo ni Katoka. Kaya ito na ano, laging nahuhuli tuwing uuwi. Kasi yung pakpak na hindi kompleto. So wala siyang ano, 9 tsaka 10. Then sa kabila is ano lang, wala siyang 7 or something. Ayun, oh. Sobrang iksi ng pakpak niya. But susubukan pa rin natin to sa ano, siguro sa 150 miles na. Doon natin siya isasakay. Then ito kakaitlog lang. Gusto na naman mga itlog. Manong maras sa nanay na matapang, oh. Then ito nga pala si ano, kalimutan ko na pangalan na ito. Ating wala pa tong pangalan. Ito nga pala si anak ni ano, ni Splash natin. Ayun, oh, napakagandang kak. Kasi ano natin si Gangbang, oh. Ito yung pinaka the best. Kasi ano, pumunta pa to kay Kabarako para lang i-check yung mga ibon niya. Ah, oh. So ano, ikaw lang yata yung kak na gumaganyan, ha? Alam ko hen lang yung mga gumaganyan, eh. Gandang ibon, no? Oh. Ano, manang-mana sa nanay niya, matapang, oh. So yun, ah, ito yung mga ano natin, mga YB natin, mga lugon yung iba. Tulad na ito yung mga late hatch natin dito, mga galing sa auction bird. Pero yung mga Warriors talaga natin, ah, tapos na sila maglugon. Ayan si Brownie Ama, oh. So yun mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburokoto, bali yan lang muna i-update natin. Ito nga pala si Always Late, oh. What's up, Always Late? Nawala na yung kaparos mo sana. Si ano, si kinabukasan din na umuwi sa 75 miles. Hindi na siya umuwi doon. Alright. So si ano nga pala, nasa si, hanapin natin si Punggok. Ayun, oh, nandoon sa dulo. So si Punggok, isa na nagpanalo sa asawa ni Katoka ng ano, $150. Napakalupit. So yun, oh, 07. Ito sila, medyo ano na, tumataas yung balahibo kasi lumalamig na po rito sa amin. So yun mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburokoto, bali hanggang dito na lang muna yung video natin.
Maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at patuloy na umaantabay, patuloy na nag-aabang sa mga bagong video natin. And then sa hindi mga nagsasawa na mag-share, mag-like, mag-comment, maraming maraming salamat po sa lahat. So, yung race natin nga pala is nausog na ng ano, ng October 3, first week ng October is yun ang ating ano, first race dito sa club natin. And then, yep, good luck sa atin. Manalo, matalo, basta may pauwi, wala tayong problema dyan. Ang importante lang sa atin is may mga makatapos sa race natin, dahil itong mga to is mga tester pa lang natin. Ito yung mga unang young bird natin na inaalam natin kung sino yung mga magagaling, sino yung mga the best. And then, yep, kung sino yung mga papalo rito sa mga young bird natin is magiging karangalan natin, magiging bloodline. So, ngayon is ginagawa natin sa mga young bird natin is mga ano pa lang yan. Ayun nga, tulad nga ng sinabi ko, mga tester lang natin, at sila yung magiging bloodline ng Capistrano kung sakasakaling kung sino man yung mga magagandang gagawin itong taon na to. So, ang paggawa kasi ng bloodline is hindi lang isang taon, dalawang taon o tatlong taon, depende yan hanggang sa makuha natin yung tamang proseso. But meron na tayong VIP, meron na tayong VIP na isang pare. So sa 2021 is pararamihin natin yung mga yun para isa lang ulit natin sa OLR. And then kapag may pumalo ulit, yun ang magiging bloodline na natin. So yun nga mga kalapatid, mga kapatid, mga kabro ko to. Bale hanggang dito na lang muna. Ako nga po pala uli si Brown G. At welcome sa akin channel. Peace out!